Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God sa Ascended Masters, sa Universe, sa Spirit Guides, Ancestors, Angels, Archangels, no, and Elementals. Yan. So, magandang araw, and ano ba ngayon? Saturday now. Have a blessed Saturday, and tomorrow is Sunday. So, ang bilis, no? So, May, ano na ba tayo? Second week of May, no? Ang bilis ng panahon. So, next, ano, June na naman. Hanggang sa June, July, August, September, burn months, October. Ay, Diyos ko. Talaga namang napakabilis ng panahon. Okay, and hopefully sa bilis po ng panahon ay nagkaroon din po ng bilis ng transformation ng mga buhay-buhay po ninyo, no, na lalong-lalo na po dun sa mga talagang sumubaybay, no, from the start nitong ating YouTube channel na about spiritual awakening. This is more on spiritual awakening, or andun na rin sa spiritual journey, or yung tipong mga beginners po ng mga healers, no. Ito is talagang fit po sa inyo. And for some, yes, andito po yung love reading, which is andito po yung halimbawa po, eh, meron po mga love spell, yung mga ginagayuma po, no? So, andito po. And sa mga nagpapabaklas, gusto mong pabaklas, yan. Okay? So, ito po, no? Kung sino po yung mga makaka-resonate dito sa ating reading for tonight, for today, is paki-click po ang ating subscribe button, then paki-like and share, and click the notification button para po updated po tayo lagi sa ating mga readings, okay? And sa mga makaka-resonate po, anuhin nyo na lang po, no, parang damhin. And sa mga hindi naman po sa makaka-resonate, please, parang let it fly na lang kung ano po yung hindi po kayo, kung hindi po kayo nakaka-resonate, no? So, andito naman po, no, pwede naman po kayo makinig at manood ng ating reading. Okay, so maraming salamat po sa mga comments, no, na talaga pong nakakataba po ng puso. Maraming salamat po. And din po sa mga nagsisend po ng super thanks stickers as a donation for my channel, is maraming salamat. Especially po doon kay Peace, Love, and Care. Maraming salamat. God bless you. And ano pa ba? Okay, so sa mga langis po, no, still mayroon pa po tayong mga few, no, stocks. Yan po is ginawa ko po yan ng first Friday, no? I mean, talagang tinimpla ko ng first Friday, pero again doon pa rin po siya sa nanggagaling sa mga bote, no, na talaga po mga stock ko na, and tinatransfer lang po natin siya dito, no, no. So ito is half of it is guided po doon sa mataas na bote, and yung half nun is doon po sa lapad, no. And pero yun po is meron pong halo din ng langis ko po na ginawa din na may orasyon, no, nung Biyernes Santo. So yun po is talaga mas pinagtibay, and kung ano po yung ibubulong sa akin na pwede kong idagdag po na sangkap dun sa mga bote na yun, is gagawin ko po yun para po sa ikadalakas at sa madali po nating panggagamot sa mga nangangailangan po ng ating mga tulong ng mga pasyente, para po lalong-lalo na po sa spiritual na usapin, okay? So ngayon po is spiritual reading po ulit tayo. Okay. Ano na ba ang status ng buhay mo ngayon? Umuusad na ba? Meron pa bang sumasalbahe sa iyo? Ano ba, hindi pa ba 'to nagpapahinga? O continuous pa rin ba ang inggit sa iyo? Kailan ba niya pa ang planong tumigil, or meron pa ba talaga siyang planong tumigil, no? Kung ito ba isa family member mo, kaibigan mo, o maybe yung iba nga po is asawa, eh, no, yung mga partners, no, yung mga ganyan, yung mga hinahiwalay, mga ganyan, or meron ba dito mamakukuha ba tayong energy na ang partner mo is kinukulam or binabarang, mga ganyan po, no. So alamin po, pero meron po tayong vision, ano, meron po akong vision. Again, this is about a plant, no, it's a green plant na maybe, no, tingnan natin kung papasok siya sa ating reading. Pero ito kasi po more on, pagkaganyan po may vision ako, matik po yan, yun po ang ibababa ng baraha. Kung ano po yung vision ko, yun po ang ibababa ng baraha. No, so,
kadalasan naman po kung ano po yung binababa ko sa baraha, ano po yung mga sinasabi dito sa baraha is about galing, I mean galing po lahat yun sa vision ko. Hindi ko nilang po iniisa-isa, pero ganoon po kasi ang nangyayari. Every time po na may vision ako at kung ano po yung bababa sa baraha, yun po lumalabas. Okay? So, ngayon po is, yun po yung aalamin natin, plus yung mga gusto pong sabihin sa atin or yung mensahe po na nanggagaling po sa vision ko. Kasi po yun is just, yun po kasi is talaga message from God yun, from universe na kailangan pong ma-share ko po sa inyo. Okay, so yun po yung pinaka-highlight ko, no, na about dun sa a plant, and may mga, may nakita po ako dun na isang, maybe it's an encanto, no, pero it's just a face na napakaliwanag, na maybe nagbabantay doon or siya yung nagbibigay ng buhay or nagbabantay doon sa halaman na yun. No? So, titingnan po natin. Okay? Yeah, let's pray po muna. Panginoong Heso Kristo, Ama, Panginoong Diyos, Ama sa Langit, Mahal na Birheng Maria, Mahal na Santo Ninyo, pakibasbasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu, ang mga barahang ito na akin pong gagamitin para po makapagbigay po ng mensahe patungkol po sa vision po na inibinipinigay niyo sa akin kanina. At nang sa ganun po ay maipaliwanag ko po sa aking mga tagapanood, tagasubaybay, para po magkaroon ng kaliwanagan po ang lahat. Ako po'y nanalangin na kami po'y patuloy niyong iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong pong klase ng karamdaman na tukso. At bigyan po ng lakas na pangatawan, magandang kalusugan. At bigyan po ng kagalingan ng lahat po ng may karamdaman patungkol po, lalong-lalo na po sa spiritual. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. Okay, so kuha po muna tayo dito sa ating oracle card. Oracle card, and may tarot po tayong isa. Yun po yung pinakahuli natin na kukuhaan ng mensahe. So, ano na naman po ito? Nabalasa ko na naman po ito kanina. Pero uulitin po natin, syempre. So, today po is my rest day, and tomorrow is also my rest day. Tomorrow po talaga, oh, by the way, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day to you. Nabuang na naman si Angel Whisper. Okay, so, yun po, happy Mother's Day. And though, for some of you, no, is andito po yung parang nag-a-act na father and a mother, no, kasi maybe walang katuwang sa buhay, pero laban lang, kayang-kaya po yan. No, kayang-kaya po yan. Basta, ano, manalangin po tayo ng kalakasan po, humingi po tayo lagi ng kalakasan na pangatawan sa Diyos Ama, para po magampanan po natin yung pagiging ama at ina sa ating po mga anak. Mga ganun po, no? Para po, hindi po tayo makaramdam pa ng pagod. Alam nyo po, ang mga nanay is a super mom, no? It's a superhero, no? Superhero po tayo ng bahay. Kasi mas marami po tayong alam pagdating sa bahay kaysa po sa ating mga asa-asawa. Oops, wait lang po. Okay. So what about? Wow, bas-bas mula sa Diyos Ama ay naganap na. Wow, kanino po kaya ito? Kanino kaya energy to, no? So, bas-bas mula sa Diyos Ama ay naganap na. Congratulations. Dahil alam nyo, hindi naman po lahat, no, ng nilalang po or tao dito po sa lupa ay binabasbasan ng bonggang-bongga ng Panginoong Diyos Ama. So, this is about, about maybe you're a healer, you're a tarot reader, yung mga ganyan. So, or sa mga ginagawa mo, no, sa mundo ng spiritual. Maybe ito na yon, no, na talaga binabasbasa na lahat ng kilos mo, lahat ng pahitulot mo, lahat ng paghihingi mo ng basbas kay God is andito yung binibigay niya na, no? So lahat ng tagumpay sa iyo, lahat ng tagumpay na gusto mo about just sa ginagawa mong mission is binabasbasa na ng Diyos Ama. Congratulations. Okay, so what else? Positive to, gusto ko to. Sana dire-diretso yung positive, no? Okay, so walang iwanan, yes.
So God says, walang iwanan. And even maybe sa nasisense ko po, this is also a message from your partner, no, from your husband, from your boyfriend, mga ganyan, no, and also from God, na talagang walang iwanan. Okay? So, ganda ha. So, alam nyo yung mga ganyan message na positive is ang lakas maka good vibes, no? Okay, what else? Panalo ka sa kaso. Wow! Diba? Puro positive. Ang ganda. Look. Oh, panalo ka sa kaso. So, now is andito ngayon yung binasbasan din ng Diyos Ama. Ang isa sa mga minamanifest mo about the sa kaso na ninilalakad mo. So, wala ka nang dapat alalahanin. Kung umapilaman yan or kung ano man, barangay yan, korte yan, kung ano man, no, is panalo ka sa kaso. Kung ano man yan, panalo ka sa kaso. Okay? So, what else? So, share mo yung mga blessings. Okay? So, share your blessings. Kasi andito yung pagkakapanalo mo sa kaso, no, is, this is one of your blessings na talaga. Na super. No, na talagang andito yung makukonsider mo yung nangyari na yan sa buhay mo na ipanalo mo yung kaso is super blessings na to sa'yo. No, well, blessed ka na dito. Kasi, for some of you, maybe ito is about kasos about sa company, about sa inheritance, or about sa mga accusations sa'yo na hindi naman totoo, may mga ganyan. But, andyan si God, no, na to prove na talagang yung ginagawa nila sa'yo, or yung pag-file nila ng kaso sa'yo, or kung ano man yun, nilalakad nila sa korte, is lahat yon is mga kasinungalingan, at gawa-gawa lamang. So, lumabas ang totoo, the justice is there, no? So, panalo ka sa kaso. Congratulations. And alam ko matagal mo na itong inaabangan or matagal mo nang inaantay na magkaroon ng final decision dito. Now is umiikot na ang mundo, no? So, yan, isa na yan ano, sa pagkakaroon mo ng kaso, no? Na nagkaroon ka ng kaso or merong kaso na parang pinapaikot sa inyo na sinasabi na parang matatalo ka, no? Parang ganun na yung mga pinupukol sa'yo na walang pag-asa, na hindi ka mananalo, mga ganyan-ganyan. Pero, God is so good, no? Na talagang andito yung talagang lalabas at lalabas talaga ang katotohanan. No? Na, kumbaga sa kawalangyaan, sa kasamaan, kasalbahihan, is talagang mamumutawi at lalabas pa rin ang kabutihan. Walang nananalo po na kasamaan. No? Walang nananalo dyan. So now, is andito yung since umiikot na ang mundo, maybe that time, no, is talagang andun yung sad-sad ka sa buhay na parang pati to, no, is gusto pang kunin sa'yo or gusto pang sirain sa'yo, sirain ka, so hindi pa pumayag na dito si God. So now is andito lahat, kung noon is talagang parang hirap na hirap ka sa buhay and itong person na nag-file ng kasos against you is andito yung nagpupunyagi siya noon, now baliktad na kayo ngayon, siya ngayon yung nasa ilalim, ikaw ngayon yung nagpupunyagi, ikaw ngayon yung masaya, ikaw ngayon yung kontento sa buhay, siya ngayon is wasak ang buhay. Okay? So, dahil na rin yan siguro, dahil na rin yan sa mga basbas na binigay sa'yo ni God, lahat ng mga blessings na binigay sa'yo ni God, and andito ka to share it to others, no? Na kumbaga, hindi ka naging selfish katulad nitong person na kakilala mo. Okay? So, dire-diretso mo lang yan. Again, once na naka-receive kayo ng mga blessings, no? Make sure na i-share niyo po to sa mga tao, especially na alam mo na kailangan nito ng pera. Alam nito na kailangan ng damit, kailangan ng gamot, kailangan ng alam mo naman 'yan eh. Food, ganyan, clothes, medicines, mga ganyan. So, 'yun. 'Yun is part of sharing na po 'yun, no? Hindi naman po porket sinabi na mag-share ka ng blessings is about pera na po eh. Hindi po. Eh, pwede po mga materials, no? Yung mga ganun. Like, makikita nyo, pumunta kayo sa bahay, wala pala silang lutuan. O kung may nakakaluwag-luwag ka naman, bilang mo ng kalan. O pagka nakaluwag ka pa, bilang mo ng tangke ng gas. Yung mga tipong ganun, no? Na alam mong deserve niya naman yun. Ganun eh. Maraming ways po eh. No? And talagang dadaling kayo ni God sa mga ganun klaseng pangyayari na kailangan nyo tingnan yung estado ng buhay ng mga tao para alam mo kung paano mo tutulungan ng mga ito. Okay? So, mababaw ang tulog mo. Bakit? Maybe kasi andito ka sa part na parang mababaw ang tulog mo in a way na parang marami kang iniisip na changes, no?
para makabawi sa lahat. No, parang andito ka pa sa adjustment period, no, pero huwag ka mag-alala, wala akong nakikita pa sa ngayon, no, no, dito sa mababaw ang tulog mo na ikaw is under spell work or under spiritual attack, wala pa. It's just that parang andito yung nasa adjustment period ka, maybe marami ring nangyari nito mga nakaraan sa iyo na till now is hindi ka pa nakaka-recover o hindi mo pa na-overcome, no? So, antay-antay lang at magiging maayos din lahat since nandiyan naman talaga si God to always guide you, no? And talaga nasa tabi mo lang siya at hindi lang naman si God, maraming nag-guide sa'yo, kaya laban lang, okay? So, dito lang is kailangan mo rin talaga ma-realize kung ano yung mga fault mo and paano mo to itatama, no? Okay, so we have the in-laws here. So, what about the in-laws here, no? Maybe about your in-laws, no? Is andito yung hindi rin makapaniwala, no, na tipong na-reach mo yung ganyan estado ng buhay mo. Maybe andito yung, kasi umiikot na ang mundo eh, no, na kumbaga noon, siguro ang buhay mo, ang buhay nyo ng anak niya, is talagang nasa ilalim, or tipong parang, maybe, parang naiisip nila na, andun yung worries, no, na parang, paano ba kayo aahon kung ganito, ganito, ganyan, no, and andito ka siguro, that time, no, is andito yung parang naging priority mo yung mga anak mo, so isa lang ang nagtatrabaho. E sa panahon po ngayon, pag isa po nagtatrabaho, napakahirap, no, yun nga po, dalawa na nagtatrabaho at may mga anak ka, is talagang hirap kung magtaguyod ng pamilya sa ngayon, dahil po ang 1,000 ngayon parang 100 na lang. Kung dati ang 1,000, meron kang dalawang bitbit na plastic, ngayon po supot, I mean sando bag, ngayon supot na lang po ng 1 kilo, mga tipong ganon. So pataas po kasi ng pataas ang presyo. So now is andito po yung na-amaze din, no, ang mga in-laws mo about yung sa mga achievements mo or achievements ng family mo or yung mga rewards or blessings na dumadating sa iyo, is still is na-amaze sila na parang hindi nila akalain na makakarating kayo sa ganyang estado ng buhay kasi you are so blessed. Kasi hindi ka naman madamot, no? Alam niyo po yung pagiging madamot, wala pong mararating yan. Mas maganda po yung talagang it's better to give, no, than to receive, no? It's better to give than to receive. Kasi po, ewan ko, pero parang mas marami po kayo marireceive na mga unexpected nga po eh, no, na mga gifts, no, from unknown, from the known, no. Mas maganda po yung ganun, yung parang masusurprise na lang kayo, biglang may darating na ganito, biglang may mag-o-offer sa'yo ng ganito, yung ganun, di ba? Ang sarap po ng ganun. Okay, so what else? Infinito Dios. So this is one of my one of my tangan or one of my guide, no, pagdating po sa pagkagamot sa spiritual. Ano po ba ang meron ka Infinito Dios, no? For me po, kaya ako po siya pinili na isa sa aking magiging tangan kasi nga po ako po ay nanggagamot ng mga spell work, no, ng black magic, ganyan. So yan po is the best po, no, na nakasama ko sa lahat ng kombate, no, sa lahat po ng pakikip. Kasi po, once na nanggamot po ako ng mga may sape or may mga kulam, no, is talaga pong nararamdaman ko rin po ang energy niya doon sa taong gagamotin ko. Once po na itinapat ko po ang ulo, no, ng kaaim ng kamay ko sa ulo ng ginagamot ko, ramdam ko po kagad ang energy noong gumagawa, no. So, andun po yung nakikipagtalo po siya sa akin spiritually and ako din spiritually nakikipagtalo sa kanya. Yung ganun po, no? So, yun po ang para magpapalakas ng loob sa inyo. Kasi po for me, yung Infinito Diyos na yan na nasa akin ngayon is Diyos Ama po, the Most High po mismo ang naandyan dyan. Yan po is isa po yan sa binasbasan niya na gamit ko. Na siya po mismo ang nagbabantay po sa akin. At kasama ko po sa tagumpay sa panggagamot. Okay? So, yan din po is kontrakulam, kontrabarang, may kabalat kulat din po yan dala. Basta po yan po, napagana nyo, alagaan nyo po yan sa ibinibigay ko pong dasal, is talaga pong, kailangan lang po kasi mailak, no, as inakalak po yung mga binilagay kong dasal po dito. Kasi everyday naman po na dinadasalan ko yan, is naandun po yan sa altar. So, lahat po ng, kung ano po yung dasal ko sa mga tangan ko, siya rin pong dasal ang meron dun po sa ina-avail po ninyo sa akin. Yung mga inaampon nyo po. So, yan po is iisa lang po ang dasal natin. Okay? Pero, pagka sa inyo na po siya napunta, mas gusto ko po is ilak na lang po. Ilalak nyo na lang po yan sa pamamagitan po ng Ama namin, Abaginoong Maria Luwalhati sa Ama at Sumasampalataya.
para nandun po yung pinarga ko pa rin ng mga dasal sa kanila. Okay? So, andun po is andun po yung about sa pangkabuhayan, protection, lahat po. Lahat. Lahat andun po. Okay? Okay. Bangko attack. Diba? So, yung infinito Diyos niyan is makakatulong po yan. No? Para po ma, ano to, ma, mapatigil nyo po to. Or magamot nyo po yung mga gumagawa ng mga atake na nagagaling po sa mangko. Okay? So, infinito Diyos is one of the best talaga. No? Pagdating po sa ganyan. Sa pakikipagkombate, sa kontrakulam, barang, tigal po, palipad hangin, mga ganyan. Okay? And hindi po siya mabigat sa buhay. Hindi po siya mabigat sa buhay. Kasi nga po yan po is may dasal ko rin po yan na pang negosyo. No, lahat po yan, lahat ng tangan ko. Na kahit na sinasabi po ng ibang mga healers, no, is sinasabi niya na pagka ito ang bit-bit mo, is ganito, maghihirap ka, magkakaroon pa ng pagsubok sa ito ng mga ganito, ganyan. Hindi po. Okay? Kasi po alam nyo, kung malinis po ang intentions nyo, wala pong mangyayari sa inyo masama. Again, pagka kayo po ay anak ng Diyos, wala pong naghihirap. Wala pong mahirap na anak ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos sa mga anak niya, katulad lang po natin, ang gusto po natin sa mga anak po natin, masaya, ligtas sa anumang kapahamakan na walang mananakit. Kaya kung kayo po ay malinis po ang intention nyo dyan sa mga tangan na meron po kayo, is hindi po kayo pababayaan ng Panginoong Diyos Ama. At kung tama po ang binibigkas ninyo sa mga dasal, mga dinadasal ninyo sa mga tangan ninyo, wala po tayo magiging problema. Lahat po yan magiging matibay at matagumpay. Okay? Pagka nagkaroon po kayo ng mga ganitong kakayanan, huwag nyo pong abusuhin. Huwag nyo pong gamitin sa paghihigante. Wala pong mangyayari. Huwag nyo pong sabihin na, kasi po humingi naman po ako ng pahintulot sa Ama. Hindi po. Alam nyo pong masama yun, bakit nyo gagawin? Diba? Huwag nyo gagawin. Pag alam nyo pong masama, huwag nyo gawin. Kahit po sabihin nyo humingi po kayo ng pahintulot, sabi naman ni Madam Angel, pwede naman humingi ng pahintulot sa Diyos Ama eh. Hindi po. Pagka alam nyo po, kayo pong tao, alam nyo pong mali yung mga intention nyo, alam nyo pong makakapanakit kayo, huwag nyo po ituloy. No? Basta po maganda ang intention ninyo at ang akin lang po doon para po kayo ipahintulutan ng Diyos Ama, ibig ko sabihin, bilang respeto po yun, no? Na pagalingin ang mga tao. Pero kung mananakit po kayo ng tao, kayo hihingi ng pahintulot sa Diyos, baka sampalin pa kayo nun. No? Mabait po ang Diyos kung sa mabait. Pero alam nyo po kung paano siya nagalit. Diba? Kita nyo nga, bumuha, bumaha, nagkaroon ng mga sakit. Marami po eh. Mabait po ang Diyos, pero masama din po siya magalit. Pagka alam nyo pong mali, huwag nyo na pong gawin. Okay? So, by April and June, no, is kailangan nyo pong magpa-bakod. April and June. Okay? April to June. Okay? April to June. So, kung kayo po ngayon is may spiritual attack, kasi po nandito nga po yung mangko attack, no? So, ang kailangan nyo po dito is magpabakod. No? Kung ito po is meron pong nagamot na po kayo, no? And kung pabalik-balik naman po ito, pagpabalik-balik po kasi, possible, no, na ritual na po yan. No? Na kayo po ay nilalagay na kung saan-saan. Meron na po kayong litrato, meron na po mga damit na involved, no? Yan na po yan. So, ang kailangan nyo po dito is pabaklas po yan and kailangan po kayong bakuran para hindi na po kayo atakihin ulit, no? Or magbabounce lang po yan, magbabackfire po agad-agad yan. Okay? Okay. So, ito is kung kanina meron po tayong walang iwanan na card dito, which is sinabi ko nga po sa inyo na andito po yung pwede pong babalik, hindi walang iwanan hanggang sa huli na message sa inyo ni God and ng partners niyo or persons po ninyo. And now, we have naman dito na babalikan ka na. Siguro, for some of you, is andito yung talagang andito yung iniwanan or nagkaroon lang kayo parang some kind pahinga, parang ganun. No, nagpakiramdaman muna kayo, nagpahinga for a while. So, ito is ngayon, babalikan ka na nito. And also, I highly suggest sa'yo, no, na kung talagang andito yung may takot ka,
na maulit-ulit ang hiwalayan nyo dahil nagkaroon ng third party, nagkaroon ng gayuma, nagkaroon ng love spell, kailangan mo rin siyang pambakuran. Okay? Ganun lang yun. And syempre, kailangan nyo rin po dito ng ano, parang ayain mo na to. No, ayain mo na, magsimula ulit kayo, magsimba kayo, magdasal kayo. Kung ayaw nyo magsimba, wala kayong time, meron kayo dyan sacred place, magdaan kayo ng altar, magdasal kayo, magrosary kayo, then mahi-heal yung relationship niyo. And now we have the end. Okay, so lahat ng mga trials nyo ngayon, no, na nangyari sa buhay nyo, obstacles, challenges, lahat yan is mag-i-end at mag-i-end. And try to have these crystals, no, which is na magsusuit, no, sa'yo. Marami naman, ano, depende yan. So kung meron po kayong mga gustong itanong about crystals, kung ano po yung better, pero kailangan nyo po sabihin sa akin kung ano po yung mga concerns niyo, then magpa-consult po kayo, no. So set an appointment for consultation about crystals, kung ano po yung the best yung kunin, no, or alagaan. Okay, so now for some of you is talaga mayroong mga rashes ngayon, ano, bakit? Kasi nga pong init, no. For some of you is andito yung physical rashes, physical, hindi siya wala siyang spiritual attack, hindi ito kasama sa spiritual attack or mga spell work, no, rashes, no, kasi po talaga napakainit. Pero, no, yung iba is pwede pong isabay ito, no, na akala mo physical yan, na akala mo talagang skin rashes yan na dahilan ng init, pero hindi, sinabayan to ng mangko, no. So andito yung nilagyan ka ng mga rashes, pero sasabihin mo sa sarili mo na iyan is dala ng init, pero ang totoo talaga nilagyan ka niya, maybe sinabuyan ka niya ng buhangin, maybe sinabuyan ka niya ng something na talaga mga insekto na makakatin na mag-form ng mga katakot-takot na rashes sa katawan mo. Okay, so kung meron po kayong mga hawak na mga oils like this, no, ito po is papahid nyo lang po to, gentle lang po, hindi nyo po kailangan i-rub, hindi nyo po kailangan idiin. So just parang padadaanin nyo lang siya ganyan, no, then mawawala na yung kate. So kailangan nyo lang po yung 3 times a day ipahid para po mawala po yung mga rashes, mawala po yung pamumula. Yun po kasi ang ano, eh, nagti-trigger po siya. Kung ang langis po, no, kung ordinary langis po ang ipapahid nyo, is lalo po siya magti-trigger kasi po mainit. Pero ito po, once sa pinahid nyo po ito, nakaka-relief po siya ng kate, as in, and mawala po yung redness. Yun po ang maganda sa kanya. Okay? So kailangan na po consistent po yung pag lalagay. So 3 times a day is enough. And syempre, huwag nyo lang talagang kakamutin ng kakamutin. And now, we have the focus ka lagi sa visions mo. Especially po ito sa mga malalakas na po ang third eye. No? Kasi po pag malakas na po ang third eye, talagang andito na po yung araw-araw at maya-maya basa. Ikaw ay pumikit. Kita, may makikita at makikita ka. No? So parang antagal pa bago makatulog. Pero pagka nasanay na po kayo dyan, is malalaman nyo na po kung paano after nyo makakuha ng message through visions, is pwede nyo nang ilipat doon sa kabila para yun ay matutulog ka. Ganun po kasi ginagawa ko. Kung baga, after ko makakuha ng message, lilipat na po ko sa kabila para makatulog na po ako. Ganun. Pero minsan talaga pong, minsan hindi lang po yun yung message. So minsan nakakatatlo, apat po ako mga visions, no? Ganun po. Okay? So, ito po is part din po ito ng vision ko, itong reading natin na ito. So, let's see sa ibang card. So, dito na po tayo sa second deck. Okay. So, tingnan po natin kung ito po is, pero ano lang po dito, paano po tayo ng mga ilang cards. Oops! Ano ba yun? Naging nilang tatatalo. Wow! See? So dito is para ka ding talagang, ito is more on dreams pero pwede ring visions na, no, dito sa 7 of cups na ito. Okay? So dito is sinasabi lang din dito na talagang yung vision mo dito, kaya yung last card po natin dito sa isang oracle card is focus ka sa visions mo. Kasi ito is everyday na to or every now and then na talagang pagka ikaw ay nakapikit, isa kakakita ka na ng mga ganito. No? So for some of you is predictions, no? Yes, nakakahagip. And for some is talagang guides for everyday.
no, or kailangan mong para malaman kung ano na estado mo or ano na nangyayari or ano mangyayari pa sa mga susunod. And meron ka din talagang parang ano rin to, nalalaman mo rin yung mga nakaraan, mga mangyayari at mangyayari pa ulit. Ganon. No? So always ano ka, focus ka dito. And dito rin is dreams mo na to, dito sa Seven of Cups, sinasabi na makikita at makikita mo rin dito, makikilala mo dito yung mga angels, mga guides mo. And syempre, yung mga kalaban mo, dito mo rin sila makikita. Kung sino yung mga traitor sa buhay mo, sino yung totoo sa'yo, paano ka makikipaglaban, paano mo malalaman yung mga ganitong pangyayari sa mundo ng espiritual. Okay? Okay, so we have the Six of Wands. So this one is a recognition actually, no? Na talagang andito yung sinasabi na darating ka sa point na talagang ikaw is papalakpakan ng karamihan, mamahalin ng karamihan, kikilalanin ka ng karamihan, no? So yan lang yung sinasabi ng cards na yan, ng Six of Cups na yan. So wait for it, pero for now, alam ko, no, for some of you is andito na yung nare-recognize ka na, nalalaman na nila kung anong kakayanan ng meron ka, alam na nila na ikaw ay nanggagamot, or ikaw is nagbabasa na ng baraha, or andito yung ikaw is nakakapagbigay na ng comfort sa maraming tao, maybe you're also a counselor, mga ganon, no, so keep it up, no, kasi talagang makikilala ka. Ano yan, hindi lang naman to gantong, I mean, hindi lang naman to first time na na-reading nyo. So again, kung sino yung mga nakaka-resonate dito, is pwede naman po kayo magpa appointment, no? Andyan naman po sa description box po yung aking contact details para po ma-reach nyo po ako. Okay? So now is we have the Three of Cups also, no? So, parang dito sinasabi naman dito na you can get, no? You can buy, no? All the things you want, no? Parang sinasabi dito na parang alam mo yon, kung dati is parang andun yung tipid na tipid ka sa sarili mo, like siguro noon, no, siyempre talagang walang pambili, no, unahin mo pa ba yung luho mo sa buhay, siguro doon is parang more on nag-iiba-iba ka ng postura sa buhay, andun yung nakakapagpaunat ka, nakakapagpakulot ka, no, yung mga ganyan, or andun yung ang tawag doon, nakakabili ka ng iba't ibang damit, pero ukay, o yung magaganda ang damit sa ukay, no, kailangan mo lang talaga sterilize. Pero magaganda rin po ang damit sa ukay. Meron naman po mga ano, boutiques na ukay na talagang medyo masasabi mo may mga tags pa, no? Pero yung iba is mahirap to talaga yung pag alam niyo yun, minsan may amoy pa. Mga ganun. Pero ngayon, iba ka na. Iba na. Ibang-iba ka na nga. Ganun. No? So ngayon is talagang masasabi mo sa sarili mo na andun na yung binigay na sa'yo ni God, yung happiness, contentment, joy. Talagang kasi ang gusto ni God sa'yo dito is, again, no, sinasabi ko naman to na talaga magkakaroon ka ng huge transformation, a new beginning, rebirth, no? So andito yung talagang nagkaroon ka na ng tipong mga lahat ng gusto mo sa buhay is now, nakiklaim mo na lahat, no? Again, you're a manifestor. Powerful manifestor. Okay, so yun lang, no, basta gusto nang iparating sa'yo ni God na ganun kanya ka-love, no, and alam naman niya na kumbaga for sure na kung ano man yung meron ka is hindi naman mo naman inuuna ang sarili mo, kumbaga andito yung parang binibigyan mo lang ng reward yung sarili mo sa mga nare-receive mo para parang alam mo yung kasiyahan mo din, dahil nakakapagbigay ka naman ng kasiyahan sa iba and po-provide mo naman yung mga needs ng iba. So parang sa'yo, at least siguro once a month, meron ka din. Yung mga ganun, no? Not bad, no? Pero andito yung talagang mas priority mo pa rin yung mga, ano to, yung mga nakapaligid na tao sa'yo, no? So, ano lang, keep on, ano, punta sa fitting room, mag-fitting ka, nag-fitting doon. Ganyan. Okay, so what else? Okay, so we have the Three of Wands. Wow, for the win ka talaga dito, bebe. No, so for the win ka dito. Yun lang naman na masasabi ko rito kasi this is a victory na kumbaga andito na yung na-achieve mo na lahat ng goals mo. Maybe for you, na-achieve mo na yung mga goals mo pero wait pa dahil mayroon pa. Okay?
meron ka pang meron pang nag-aabang or meron pang parating na mga gifts, no, sa iyo ni God. Okay? Basta i-let go, let God mo lang lahat, no, yung mga nangyayari sa buhay mo. Again, sinasabi ko naman to palagi na hindi tayo ay ganito, binigyan tayo ng gifts and abilities si God ng ganito and we have a missions. Hindi ibig po sabihin na hindi na tayo makakatikim ng mga pagsubok. Meron pa po, kasi meron din po darating sa atin, lalo na po sa mga healers, no, na mga mas malalakas. So, kailangan po natin paghandaan natin yung soul and yung physical nating katawan para sa mga ganyan. So, ipiprepare tayo ng ipiprepare dito ni God. So, kailangan po natin tanggapin ang hamon ng buhay dahil dyan po tayo lalong titibay. Okay? Next is Queen of Pentacles. See? This is you. No? Na talagang andito yung dadalhan ka, hahatiran ka ng swerte, ng tadhana. With the help of God, with the graces of God, blessings from God, is andito yung talagang ibibigay at ibibigay sa'yo ni God lahat ng gusto mo sa buhay. No? Basta stay humble. No? Stay humble, always be generous, no? Be a giver, then wala po tayo magiging problema. Okay? Huwag ka maging selfish, ha? Okay, and the Fool is here. So, you are on the right path naman, no? And you are holding the key, no? Para, alam mo yun, key for success. Yes! Ooh, lala! Gusto ko yun. Okay? So, what else for the last card? God, please send me a message. Thank you po. Okay. So, for the last card is 8 of Cups. Okay, so for the 8 of Cups, no, is andito ngayon yung, alam mo yung tipong, yung mga, maybe ito is ibibigay din sa ito, alam ko ibibigay ito sa ni God, pero not for now, no. Pero andito yung sinasabi na, she knows, or I mean, he knows, no, God knows na, meron kang hinihiling, no, like, syempre lahat naman tayo gusto natin magkaroon ng sariling bahay, sariling lupa, mga ganyan, pero ibibigay ito sa iyo. No? Kung ano man yung mga hinihiling mo na parang nakikita ko rin kasi dito is magkakaroon ka ng relocation, no, which is malayo sa syudad, no, malayo sa syudad, malayo sa gulo, malayo sa populasyon, ano, pollution, no, bibigay sa'yo ni God to. Kasi ang gusto ni God sa'yo is magkaroon ng quiet place, no, sacred place, no, gusto niya yung alam niya na ito is gusto mo rin, tama ba? No? Ito is gusto mo din na magkaroon ka ng lugar na parang alam mo yon, malayo sa ingay, malayo sa gulo, no? Yun yung gusto mo eh, and ibibigay ito sa iyo ni God, no? Yung malapit ka sa dagat, malapit ka sa bundok, malapit ka sa nature, ibibigay ito sa iyo ni God. Claim this, baby. Claim this. Okay? So that's your reading for today, for tonight. So hindi ko na sige nga, anuhin natin itong isa. Kaya natin. Kukuha lang ako ng 3 cards dito, mga bebe ha, mga ka-angel. Kasi ito po yung card ko na kauna-unahan. Ira ko po itong buklatin. Kasi ayoko po siya malaspag. Kasi ito po yung mga kauna-unahan kong cards. This is one, this is called Psychic Tarot. Let's see kung ano ang message ni God. Yun. So, we have 2 cards, accelerated motion, material spiritual prosperity. Wow! Okay, for the last card po. Ay, dalawa. Now, we have the intuition, throat chakra, and foundation and achievements. Wow! Ang ganda! La 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 la. Okay, so, now is the universe is full support sa mga ginagawa mo. Lahat ng mga nire-raise mo sa kanila, lahat ng mga sinasabi mo sa kanila, lahat ng nakakarating, and lahat yon ibinibigay nila sa'yo dahil alam nilang iba, maganda naman ang intentions mo, alam nilang for parang ibibigay, kaya mo naman hinihilingin is parang para sa kabutihan ng mga pasyente mo for sure or ng pangkalahatan, no, that's why andyan sila to support you and to love you. And they are talking to you actually, especially yung star, no, yung pinakatala is andyan para
i-guide ka or kinakausap ka nila, no? And also we have the spiritual and material prosperity, no, na talagang you are meant to be a wealthy man or a wealthy woman in the near future. And about the foundation achievements with your family, go, go, go! No? Again, sinabi ko sa inyo kanina, magkakaroon kayo ng relocation na parang nasa isang lugar lang kayo na tahimik. Ito, this is a confirmation na magkakaroon po kayo na sarili niyong bahay na kayo lang halos sa isang lugar. Maybe this is, hindi naman siguro bundok, no? Pero andito yung talagang kita mo ang dagat, kita mo ang nature, kita mo ang bundok. Okay? Congratulations dito. Claim this. Balikan nyo ako, ha? Kung sino man magkakaroon nito, ha? And now we have the throat chakra here. So, dito sa throat chakra is very active, no? And very inspiring ka sa maraming tao. Marami kang nai-inspire, maraming nagmamahal sa'yo dahil sa the way ka magsalita sa karamihan. Maybe marami kang nako-comfort na tao or marami kang natulungan, no? Dahil sa mga advices mo sa kanila, no? May mga ganyan. So maybe you're also a public speaker or a counselor nga, yung gano'n na nilalapitan ka ng tao para, lalo na yung mga talaga may problema, emotionally is talagang andito ka na, naku-comfort mo sila. And sa pamamagitan ng pananalita mo na sinusunod nila lahat ng mga sinasabi mo, and nagkakaayos naman sila. Diba? And now, huwag mong i-ignore ang intuition mo kasi yung intuition mo is kabog na kabog na kabog. Okay? So, ang intuition mo dito is always on point, no? So, wag na wag mong pagdududahan ang intuition mo. Okay? So, that's God's message. That's from our vision. So, oh, by the way, kaya siguro na andun yung aking plants, no? With the nakabantay, no? So, sinasabi nga dito na sooner, no? Sooner or later is marerelocate ka, no? Doon sa place na yun na maraming nature, na maraming halaman, no? Ay, Diyos ko, thank you God, no? Claim this, no? So, balikan nyo ako kung sino naman na makaka-receive nito, no? So, claim that. Okay? So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Okay? So, again, sa mga naka-resonate, no? Saka naka-resonate, hindi po nakaka-subscribe, please paki-subscribe again. Paki-click po ang subscribe button. Then, like and share and click the notification button para po updated po kayo lagi sa reading. Now, dito na po tayo sa healing session para po sa inyong kagalingan. Okay, so maraming salamat po. And God bless us all. Bye!